championship form, okay. Which is the strategy Aldous pa rin, mm-hmm. ang pinili nila yesterday. And nagulat tayo nung nakaya pa rin nila palang i-pull off yon. And Haji, ni-reveal na nila sa atin na siya yung magta-tank. So it's going to be Haji and Yawi. Let's move into our picks and bans. Wolf Butters, thoughts sa mga nagaganap ngayon? Nangyari na naman ang control Venus at all cost, kumbaga. Cancel the queen, kumbaga. But yeah, kidding aside, Matilda Estes at kukunin ng Blacklist International is Popol and Kupa na hindi nila hinawakan kahapon. Instead, they opted to go for a Cho. So, actually, in-expect ko ang NXP na mag-ban ng Cho against Blacklist. But I guess pwede nila kasing kunin din. Wow. Mm-hmm. Okay. Now, I'm seeing the previous ban para dito sa side ng NXPE. Well, innately kasi yung mga heroes talaga ng NXPE napaka-explosive eh. Yung talagang high damage output, mm-hmm. high mobility. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun parang getting out of Fovius dun sa sistema ng Blacklist International will really help them na manalo dito sa game na to. Kasi nga, Blacklist is about control eh. Mahilig sila mag-control ng mga fights. Yeah. Alam nila kung kailan papasok. Alam nila kung makunat sila sa isang team fight. And with the Popol and Kupa, dun na papasok yung binabanggit mo, Terz. Kontrolado na to. Vision para sa Blacklist International. Venus can play the Popol and Kupa, pero yung nagtatank sa kanila ay si Haji. Oh. So, ano ba to? Flexi-pick ba ito? Itong Popol and Kupa? Yeah. Ako naniniwala ako may flexi-pick Venus Popol and Kupa din eh. Nakikita natin ito no season 7. Correct, yep. Correct. So, possible talaga. Alice, for sure, your Oheb hero. This time, Barats. Ayun, Oheb Edward. So, literally, just like MPL season 7. Classic. This is vintage Blacklist International. Ang tanong ngayon ng mga tao, sino makaka-decode pa din eh? Well, na-decode na siya ng X eh. That is Omega right now, nung MSC. Mm-hmm. Pero nung binalik nila ito, and actually kahit nakakausap ko yung mga teams outside MPL, pag nakaka-scream nila ang Blacklist, kapag umaabot sa point na nakaka-rank nila ang Blacklist, sinasabi nila, hindi eh, meta pa rin ang Blacklist. Ito yung problema kasi pag ni-reveal mo yung Benedetta at yung Paquito, parang nag-reveal ka ng side lanes mo. Pero sa metagame ngayon, pwede mo kasing gawing jungler pa rin ng Benedetta. Pati rin naman ang Paquito. Paquito, oo. Paquito yung pina-flex kasi pwede siyang gold, pwede siyang EXP, pwede siyang jungle, pwede siyang tank, at pwede din siyang mid lane. Lahat na. Sana na lang sinabi mo all around. All around. Flexi. Tama. Sige, sabi ko na eh. Flexi lang. Diaz. Flexi Diaz. Pero alam nyo ngayon, kumuha na sila ng show dito for NXPE. And I've been seeing Yawi spam. Yeah. Itong hero na to. So, I am pretty sure na sa kanya mapupunta to. But at the same time, if gusto gamitin ni Hesa, there is actually that possibility kasi nga, pwede pa mag-jungle yung Benedetta. Isa si Yawi sa mga players na nakitaan talaga ng napakalaking potential last season. Now together with the half-man, half-amazing Yelly Hayes. Diba? Ako gusto ko makita to eh. Never ko pang nakikita yung competitive side ngayon ng NXT. First time, Yawi and Hayes connection together with H2. Gaano kalaki yung impact nito? Grabe. Ito kasi si Yelly Hayes ang pinaka-importanting, I guess, recipe na na-acquire ng NXP EVOS. Mm-hmm. Kahit mismo si, si Bonchan, napapost siya, di ba? Para na-mention din niya to, yung veteran knowledge ni Yelly Hayes, pagiging captain, kumbaga, isa rin sa mga bagay na hindi ganun kadaling hanapin from other teams, and NXP are also looking for it. So, Yelly Hayes, kung tatanungin lang ako kung ano yung pinaka-crucial na pick-up ng NXP, definitely si Yelly. Mm-hmm. Ako naniniwala din ako doon sa sinabi ni Wolf na yung veterancy. And I think kasama na si Yelly Hayes dito ngayon, may leadership na eh. Oo nga eh. Diba? May XP eh. May XP. Championship form ni Yelly Hayes dati. He also plays a tank. So knowing yung galaw ni Yawi, ay pwedeng ang maganda yung maging output nitong dalawa. Together of course with James. Again, hindi pa natin alam saan pupunta yung heroes ng NXP, pero sobrang clear this time para sa side ng Blacklist kung sino-sino ang mga gagamit. Nathan ban para sa NXP. Wow, dumadami yung ban sa hero na to. Alam mo, naniniwala nga din ako before we head on to Nathan. Oo. Isipin mo, historically speaking, Yelly Hayes is one of the best
tank show players na yeah. meron tayo dito sa liga natin. Yeah. Ngayon, syempre, tumutok na siya sa support role, mm-hmm. pero Roger. Malay mo, baka napasa na. Napasa na eh. Mm-hmm. Napasa na. Wolf, napapaisip ka dito sa mga last few picks ah. Roger Tol. Nako. Hindi ba talaga nawawala? Hindi pa rin nawawala ang alam. Ang alamat ni Roger Tito. Roger Tito. Roger wins games. Roger wins games. Ito yung alamat. Ito yung naisusulat eh. Naisusulat eh. Alamin mo na yung natin, ipabasa natin. Kailangan pa natin hukayin yung pabasa. Ooh. Okay. Something new in the table. Blacklist International. Ah, we'll this go is the for the Martis. Martis tank, Martis position 5. Ay nakita rin natin. Well, nakikita natin 'to kay Haji. Oo. Oh. Kay sa tank lane. Sa tank position, role. Tank role together with the signature Wise SS para sa side ng Blacklist International. Ito na yung call ng Blacklist. Butters, napapangiti ka ngayon ah. Ako, ang tagal ko na hindi nakakita kasi ng Martis eh. Oo. Huling kita natin, season 1. Season 1. Martis. Coco Martis. Nakakita tayo siguro alas neto, mga season 3. Actually, noong season 7 meron din eh. May kumuha sa kanya isang team. Benny Cutie. Pero alam mo, I'm seeing itong lineup na to na parang ang dami nilang pang poke na damage. Uh-oh. At kung kailangan i-execute, pwede mo pihitin yung ultimate eh. Ni Martis, di ba? Ito nga yan eh. Ang Martis can also counter jungle dahil doon sa Ashura's Wrath. Na pwede siya mag-reset eh. Ng mga jungle. So, wow. Man, day 2 pa lang ng MPL. Ang dami na kagad heroes na pumasok sa ating laban. Hindi kailangan ng isang Martis na mag-level 4 para magkaroon ng ambag kasi technically speaking yung kanyang control ay hindi mo na kailangan mag-ulti. Oo. Wow. Although maganda yung ulti, the decimate. Kita mo, tagal mo na hindi nasabi yun. Oh, no? Decimate, Ashura's Wrath, Mortal Coil. Ay, naku. Panahon pa ni Pew yan. Actually, nare-reminis ngayon ni Haze. Nandito pa naman si Pew. Grabe ka naman. Nare-reminis ni Haze ngayon. Yung, uy, Martis. Uh-oh. Nakikita niya ngayon. Oh, flashback niya yung championship form. The championship form. I mean, Haze. Oh my God, this is my championship form. Interesting. Blacklist International. Sa wakas nakita tayo ng something new out mm-hmm. of this team. Pero parang yung formula is still a 4 protect 1 lineup. Meanwhile, Butter, sinabi mo to kanina, EVOS, NXP EVOS, talagang bugbugan ang gusto nila pagdating. Explosive heroes mm-hmm. ang meron sila. Gusto ko yung ginawa nila ditong lineup. I don't know if you would agree with me, Wolf. Kasi para sa akin, yung talent ng team na to in terms of mechanics, maganda talaga eh. Magaling talaga sila in terms of mechanics. Explosive sila. And pagbibigyan mo sila ng mga ganitong ka-explosive na heroes, mga Paquito, Benedetta. Lilia. Yun, literal explosive talaga. But at the same time, kung isipin mo ah, itong mga heroes na to may high skill cap. And if mapawork nila to, kaya mag-outplay na itong NXP Evos. Yeah, definitely. Especially if you're a YSS, kailangan mag-ingat ni Wise. Kasi kahit meron siyang traceless, yep. ang daming options mag-dive sa side ng NXP. Especially meron kang Chou na maganda pang setup. May pakito ka na all of the knockups are there. And then meron kang burst potential. Ang ganda ng area control na pwede nating i-expect mula sa side ng NXP. Dahil meron silang Lilia. And nagiging uso na to yung mga mid laners na hindi mo kailangan mag-level 4 para magkaroon ng ambag. Kahit level 3 ka, rock and roll ka. Yeah, I think ang mid lane nila is going to be Benedetta. Tama? Lilia. Lilia. Sorry, post 4. You're talking about the post 4. Yung iniisip ko yung jungle. Hindi ko nakita kung sino ba yung gagamitin ni H2 eh. Pwede nga kasi Paquito. Pwedeng Paquito eh. Ikaw, tingin mo. Benedetta? Ako tingin ko Benedetta. 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 We now also have the side lane matchup. Kailangan natin din to pag-usapan. Hesa will be playing for NXP up against Oheb. Yeah, wonder ko ano yung hero actually na pipiliin niya doon. What was their fourth pick before the Lilia? You have the Paquito, Chou, Benedetta, Lilia. Ano yung ito na, 2017 days ka talaga to. Na Martis kasi tayo eh. Nakita natin yung Martis. Mamaya makikita natin Chou. Guys. Hindi, yun na nga. Yun na nga eh. Chou, Benedetta, Paquito. Ano Lilia. Isa? Lilia. Ano yung nandito? Ano yung fourth? Ano yung fourth?
27 Roger. Roger H2O. Okay. Roger wins game. Roger. They actually guys, check lang namin 'to. Kung alam niyo. Practice lang 'yon. Practice lang, practice session. Alatong-alatong nagtatandaan na 'yan. So, Benedetta Gold, XP Pakito. And Cho Tang. Hindi mo rin masabi kasi si James gumagamit siya ng Benedetta na XP lane eh. Uh-oh. And then Pakito is valid sa gold lane. Nakita na natin yan before and we can see it again. I think si Hate gumamit ng Pakito gold lane kahapon. Question is, expected ba ng blacklist itong mga divers? Kasi may popol in kupa sila to counter yung mga dives because of the traps. At minsan nakakairita pa minsan kapag yung hero mo like Jawhead, Cho, kung hindi ka, well, magagaling for sure yung mga teams. Pero yung unit kasi nung aso minsan, lalo na pag nagulo ka, machachambahan mo eh, na yun yung tatamaan eh. Alam mo yun, at some point, kapag binan out mo kasi yung Phobius, parang pumapasok na sa isip mo na, yung makukunin na ito, mga dash hero. Uh-oh. So automatically, naiisip mo na, may Pakito silang kukunin, plano nila kumuha. So ang gagawin natin, kuha tayo ng Popol and Koopa. Kasi magiging effective yon para sa mga ganong klaseng hero. So, I really think may understanding ang blacklist. Or importantly, kumuha sila ng Barats. So, wala silang masyadong pakialam sa Pakito. Even yung Benedetta, they kind of answer kaya. So, they're completely in control. Kaya naman, nung open yung Pakito, Benedetta, pati yung Popol and Koopa, yung strongest na hero na kunin bilang first pick is Popol and Koopa. Kasi, in a way, sagot mo din yung dalawa na kapalit nung trade-off na yun. Wow. This is Blacklist International. I think, two steps forward doon sa nabanggit nyo pa lang. And I'm excited. This smartest pick, I think, ano bang build nito? Is this going to be a carry on the late game? Or pure tank ba to? Kasi, honestly, for me, kung pure tank, edi bitin yung damage ng Blacklist. Naniniwala din kasi ako na parang sa meta ngayon, parang medyo open-ended na talaga yung pwede mong ilagay sa may mid lane. Wala na, no? Wala na, kahit ano na. Free for all. Pwede ka na nga maglagay ng Saber. Pwede ka rin maglagay ng Cho, tapos Estes, tapos Nana. Pwede ka rin maglagay. Go ahead. Sorry, ang sagot doon straight up is, hindi mo gagawing tank yung hindi naman talaga tank. Pwede yung mga fighter. Pwede mo pa isipin, Jawhead, Cho, papakon natin mo yung Martis. No. Ang gagawin mo doon is, yung pagkulang mo sa tanke, lalagay mo to sa EXP Lane. Barat. So, siya na yung magiging tanke. Flexi na tapos, talaga lahat. Si Martis, tagagulo, kuha siya ng roam item, and then, i-upgrade niya, I think it's called Dire Hit. Pwede niyang kunin. So, napakalakas nun para sa isang Martis, imagine. Tapos, para medyo maging sustainable ka, kuha ka ng lifesteal. Damage pa rin ang i-build mo. At yung tankiness, halapin mo na lang kay Edward doon sa Barats. But at the same time din kasi, may isang route din silang pwedeng i-take. Kunin nila yung roaming item kay Popol and Koopa, kontrolin nila yung mapa agad, and hayaan nilang mag-build into a sustained damage dealer etong si Martis. So that means medyo flexible din. It's a versatile set of picks for the side naman ng Blacklist International. Ang daming options. Ang daming options ng side ng Blacklist. Alam mo, gusto ko rin kayong kumustahin. Si Kuya Midnight ay part na rin ng NXP. We knowing Midnight ngayon, ano tingin niyo? Ano na yung mga ini-message sa atin ngayon? Ikaw. Guys, ganito yun. Dapat kasi ganito gawin mo. Pag di mo to ginawa, di mo to makukuha. Walang magagawa si Midnight ngayon. Oo nga, shoutout sa Midnight. Kasi tayo nandito ngayon eh. Pero ang combo nila this time is with Coach Zico. Nanonood ba kayo ng mga vlog nila? Napapanood ko yung vlog ni Midnight. Nagwo-workout sila, tol. Pre, ako napanood ko yun. Di ba nag-workout sila? Oh, may potato chips nun sa gilid. Kasama sa buhat yun. Kasama sa buhat. Potato chips nun sa gilid. Big shoutouts kay Boss Nightmeat. Nightmeat. Tropa namin siya, guys. Kung nasan ka man, Midnight. Nasar lang namin. Bestie ko yan. Ay, bestie ni Batters ka. Bestie ko yan. Love na love mo si Midnighters. Miss ko na nga eh. Ayun. Meron akong isang account sa game. Ang pangalan nung username niya ay Batters Love Midnight. Talaga? Totoo. Bestie ko yun eh. Midnight ngayon, alam mo na, binabati ka ni Batters. And with this, of course, against Blacklist International, the championship team, let's go!
into the game, the final series for tonight. Unang question na gusto kong masagot. Ano ba ang, sino ba magro-roam? Will it be the Martis? Will it be the Popol and Koopa? So yun nga, position 5 nga Martis. Martis sa JC. Kahapon sinabi ni Haji sa kanyang interview na nagpapasalamat siya kay Uncle Eson. Ah, dahil tinuruan daw siya mag-tank. Para bang pinasa na ni Eson ah. Oo. Kay alam, Haji ah. Alam mo yun, paminsan kasi kay Uncle Eson, syempre di ba ang tagal niya na dito. Oh. And literal bagay sa kanya yung dinosaur ni Edward. Kailangan niya na ng ano, no? Tagapagmana. Kailangan niya na ng tagapagmana. Pero that doesn't mean na si Eson ay hindi na fit maglaro. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Pero ngayon, hinahayaan niya muna si ano? Haji. Si Haji. Haji, ikaw muna. Well, makikita natin. Going back to the game, guys. Blacklist International, for sure, mauuna sa Lito Wanderer. Ang dami nilang vision control because of the Popol. Plus, Wise ay inaatake ni Hessa. So, it's Hessa ang pinakauna niyang kill sa MPL ay First Blood. Wow. Parang ano lang, no? Parang yung talagang Benedetta, halos lagi na ako na First Blood. Remember that stat na laging kay Edward na pupunta yung First Blood, but this time, I have to concede it. Ang ganda rin nung ginawa ng NXPE knowing na ganun yung pattern na gagawin ni Wise. Mm-hmm. They caught Wise empty-handed ngayon ay kailangan niya mag-settle with just an orange buff. Wow. Mas mauna mag-level 4 for sure itong si H2. He really needs to look out para doon sa mga rotations na gagawin, especially na may killing potential itong dalawang side lanes. Nakita mo si Esa kanina, umikot agad, ginamit agad yung execute. Hindi sila magdadalawang isip kasi alam nila, as of now, si Wise wala pang item. Yeah, nung nakita nila na nag-Lito Wanderer yung Blacklist, alam nila na magki-Crimson Lizard si Wise. And Esa, sobrang commendable with this Benedetta, giving H2O the space to lead. Now at level 4, na parang nakakatakot yung lineup ng NXP bago mag 5 minutes kasi everyone sa kanilang lineup pwedeng umintrada, di ba? Mm-hmm. May sistema yung laro nila. Hindi na sila dati yung parang ano lang, yung alam mo yung raw talent. Laban kong laban. Ngayon tatapusin na nila yung laban. Mm-hmm. May form na dito yung side ng NXPE. And kahit yung mga patterns ng jungling ni Wise, alam nila eh. Mukhang naaral nila yung mga VODs na panood nila at ngayon, inaabangan nila yung turtle take. Napakatagal ng stance para sa turtle attempt na ito. 6,000 health para sa turtle. Yawi, umamba, wala pa siyang Way of the Dragon. Pero ayun, sa likod, James! Sumasapak sa back, left jab, right jab, pero inert-nert na naman ni Edward. Pero ayun, yung sinasabi nating dive potential sa side ng NXP Evos, dalawa ang nawala sa Blacklist. Yelly Hayes was able to get that turtle. Kahit pa yung Blacklist International, mas madami sa giro. Ito na naman yung halos nakita din natin ito in the previous series. Retake ang ginawa ng NXP Evos, kaya nakuha nila yung turtle na yun. Hinayaan nilang simulan ng Blacklist International, tapos tinimingan nila, hinanap nila kung nasan si Wise, ginulumpak ito. Whoa. At yun yung strength talaga ng double setup heroes like the Pakito, pati na rin itong Joe. Nang Joe, parang ano, ang ganda din ng Focus Fire. Mm-hmm. Maganda yung Focus NXP. Fire. Oh, and at the same time, Manji, isa pang napansin ko doon, yung levels. Level 3 parang si Haji, nung nangyari yun, at si Oh My Venus, nasa parang pre-level 5 din, or pre-level 4. Pre-4. So, ibig sabihin, kulang pa talaga in terms of XP dito yung side ng Blacklist International at that point. And it is clear na NXP Evos ang nagwagi sa trade na yon. The question is, right now, with the 2K gold lead, can NXP snowball in this game? Kasi mukhang lahat sa kanilang lineup may potential mag-snowball. And now, the question for Blacklist is, how can they come back from that early defeat? Dahil, syempre, magre-reset lahat. At meron ng mga ultimates lahat. So, ngayon, gumagalaw na yung NXP, chino-choke down na nila yung Blacklist International. I'm pretty sure na alam ng Blacklist International din dito na in terms of teamfight, hindi sila magba-back down. Correct. So, magaling pa rin sila mag-teamfight. So, yun yung kailangan natin abangan. Yeah, patience na lang din muna siguro para sa Blacklist International exactly. Squad. Tatapat sila sa trade na ginawa ng NXP sa top lane. Pero sabi ni James, hindi ako papayag using all of his skills just to get rid of all of the minions. Nakikita natin yung maximum na uptime coming up from NXP. Ah, grabe! Focus fire para sa NXP. H2O will slay. Oh my Venus.
At box out mula kay Hesa at kay James. Wow! H2O, makakuha ng libreng turtle. Yep, yung maximum uptime para sa NXP. Kasi nakakapag-depensa sila, tapos may nakakapag-speed push dahil dun sa movement speed ng Benedetta. Hindi pala movement speed, mobility tools. Kasi nakapag-dash siya. And that's also true with James. Kaya nakapag-clear siya. Tapos, itong si Yelly Hayes, parang tunay na ito yung natural mid laner. Na yeah. Lahat ng hinahanap sa mid lane nandun yung kill potential, pati yung wave clear correct. Potential. Hindi natin nakikita, pero lahat ng kills na meron ng NXP ngayon, nandoon si Yelly Hayes. Mm-hmm. 4 assists mula kay Yelly Hayes. Oh My Venus now falling low. Napasigaw na lang dito si Oh My Venus. Bounce Edward? Para dito kay H2O. Pero inert siya ni Edward. Ooh. Grabe boy ni H2. Mortal Coil coming in. Edward will slay H2O. 17 seconds down. Hesa making a play in the mid. Magre-retreat ngayon ang NXP Evos. Ang daming nangyayaring skirmishes, Butters. Even if yung kalamangan na side ng NXP ngayon, they have to realize na hindi pa rin sila pwede mag-overextend. Okay. Marami pa rin ways dito yung Blacklist International na mag-punish ng mga overextensions katulad doon. Yeah, kasi meron silang Daytona's Welcome mm-hmm. na meron si Edward and now Blacklist International, they will make a play here in the bottom side. Dito naluluki yung NXP eh. May vision ang Blacklist every time na mag-pop yung ultimate ni YSS kaya hindi rin sila makapag-split. And looking at NXP, they are very much confident sa ginagawa nila. To the point na si James, nagta-travel na lang doon sa may gubat ng kalaban. Pinipilit nila, no? Pinipilit nilang i-choke ang Blacklist International. Medyo masikip ang laban na to. Yawi pulado kagad na paggamit na ng Blood Oath si Oheb. Ah! Makakuha si Oheb dito ng kill. Habang si Hesa, wala na siyang eye for an eye to counter. Go! Ayun yung tusok na meron si KDA Machine. Masyado mo lang mabilis yung takbo ni Haji. And with that, Blacklist International will take down 3 sa side ng NXP. In true Blacklist International fashion, kapag nag-ubestrat sila, napaka, isa lang yung pattern eh. Tatangkihin ni Edward, magda-damage si Oheb, tapos ubusin ni Wise. And that's exactly what happened now. Wow. H2 being punished dun sa my bottom lane. Yun na yung code grabe eh. Yun yung code eh. Tank equals Edward, punish equals Wise. And na-utilize nila yung pagiging magaling sa paghanap ng kill dito ni Haji. Oh, Hesa. Pero Hesa! Anong code? Counter go para kay Hesa. Hindi tumitigil ang NXP sa pampapalagbag ang pagbugbog dahil napipilitan ng Blacklist sa mga clashes na to. Ako, naniniwala ako, NXPE. Nagiging sobrang aggressive naman nila ngayon. There are times na parang kailangan mo ma-realize eh, choke point to. Oo. And may alis yung Blacklist International. Merong Daytona's Welcome. So kailangan mo i-set up yung sarili mo na makakapag-maneuver ka dun sa may team fight ng maayos wow. at hindi sa choke point. Wow. Ang napapansin ko dito, Butters Wolf, yes, nanalo yung Blacklist dun sa specific team fight kanina, pero tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ng NXP. Hindi nila hinahayaan. Okay, talo kami. Pagkagising, pagka-respond, laban agad. Walang ano yun, walang downtime. Walang downtime. Walang sa next play, EVOS. We know na yung Pakito, yung ultimate niya, short cooldown lang dahil. Pati rin naman si Benedetta with Hesa na kumuha ng Dominance Eyes. Gusto talaga nilang sagutin itong sustain na pwedeng makuha mula doon sa may alis. Yeah. Really their counter. And everyone from NXP can initiate. Ngayon, pinipilit na naman nila yung bottom lane na pumipwersang mag-react ang Blacklist International. Look at that. Napakaganda ng placements dito ng mga members ng Blacklist International. Talagang pinipilit nilang humanap ng team fight. Yung tipong ubistrat talaga na magagamit nila yung full potential na kanilang lineup. And I really think that they want to go for team fights. Yeah. Team fights na talaga ang way ngayon for Blacklist. Kaso hinihiwa-hiwalay sila ng NXP Butters eh. Nakita naman natin yung win rate ngayon. NXP 62% sa first 9 minutes. And looking at the items right now, kailangan na ata ng Blacklist tawagin yung Ubi Time kasi nililigaw sila ng NXP kahit saan sila pumunta. Setup is everything eh. Kumbaga, pinakaunang mag-setup dun sa isang lugar na yon, siya yung mananalo ng fight. And kung napapansin nyo, talagang
laban ng mapa to eh. Mm-hmm. Hindi sila naglalaban dito kasi gusto nila ng objective. Gusto nila yung mapa nasa kanila, nakapanig sa kanila. Nag-umpisa ngayon yung Blacklist ha, sa mapa. Ayun na yung ultimate. Uy, ni Oheb. Yawi ang unang matatamaan. Hindi na ba makapag-ultimate si Yawi? Buhay pa si Yawi, pero buhay din ang Lord. Nain kayo ang buhay ng Lord. Look at Tessa right now. Dash in si H2O, mapapa-flee out na din. Kinagat! Si Hesa dito. Napakahaba talaga ng Dayla naman ni Edward. Meanwhile, doon sa likod nandun sina Wise and si James. Pero Oheb and Edward, the double side lane duo ng Blacklist International, will pick off Hesa. At sila pa ata makakuha ng Lord. James, pumipilit ngayon ng laban. Nandito si Wise. Sabi ng Blacklist, Lord na lang. Flowing blood para sa Lord. Ultimate para kay James. Vision is the name of the game. Nag-aabang ngayon ang NXP. Ibibigay nila ang Lord sa Blacklist International. Iba talaga ang Blacklist International when it comes to controlling these big objectives. Nakita mo kung anong ginawa nila? Sinimulan nila yung Lord. Hinataan nila na kaunti na yung NXP, na feel nila na ay kukunin yung Lord dito. So, lumaban yung NXP. Napagamit doon si Hesa and nagulat tayo na natumuloy pa rin yung Daytona's Welcome kahit nag-I4&I na doon si Hesa just because of the innate nature ng skill na yun, yung Daytona's Welcome. Correct. At pagkatapos niyang ibuga doon with after the stun, nandun na bigla si Oheb, gumamit pa ng halos short range na flicker, pero mukha lang short range kasi naka-zoom out, pero naabot niya. Yeah. And then instant stun, wala na kasing eye for an eye, so surely makakontrol na niya, and Oheb, mataas na yung kanyang damage. Tapos, ang ginawa ni Oh My Venus is, pinok niya doon si Roger so that H2 needed to back out. Kailangan pa niya mag-heal. Now, after ma-poke ni Oh My Venus, siguro kinuman niya na, oy, eto, tapos na, wala na, hindi na makaporma to. Tapos saka sila nag-lord. Sobrang gandang timing mula sa Blacklist International. Iba talaga, ito yung dito, program nila eh. May timing eh. Timing is key lagi. Akala natin nalulugi, akala natin nababasa na yung ube, strat, pero yung commands eh. Yung commands kasi ni Venus din dito, I think, sige, pasok mo na yung Edward, ituloy mo. Amen. NXP, nawala bigla yung lead na binild up nila. May sinasabi nga tayo, when the queen speaks, everybody listens. Yun yung ginagawa dito ni Venus eh. Kumbaga parang kailangan mo yung command yun. Saan mo nabasa yun? Ah, syempre, hindi naman ako nagbabasa eh. Nakinig ko lang yun somewhere. Sa ano? Sinabi nga eh, hindi naman sinabing na isulat. Hindi ko naman sinabing na isulat. Pero ayun nga, kumbaga, yung map control talaga yung tinitignan nila dito and how they are programmed to win every single team fight. Hindi lang sa command eh. Parang yung mga maliliit na bagay din na magagawa nila para mas mapabuti yung roles at yung team fights nila, ginagawa nila eh. Parang walang no tables unturned. Yes. Wow! Diba? I seen, diba? Big words. Ang dami mong binabagsak ngayon. Oh, syempre. Dami mo narinig. May TV na kami sa bahay ngayon. Ang gusto kong sabihin dito, Butters, is nawala lahat ng lead ng NXP dahil, of course, Edward once again. Daytona's Welcome. This time, si Yawi ang napitas. Libreng tower sa baba for the side of Blacklist. Meanwhile, sabi ni Esa, teka, hindi ako papayag. Kailangan ko mag-split push. Blacklist still leading. I think hindi niya naubos. May natirang kanon, pero i-clear lang din ni Lilia na madaling-madali. Oheb, nandun si Haji! Oh, itutuloy pa ba nila? Hindi. Nakuha. Pero, what are we seeing? Wolf Butters, yep. Hesa, ito na yung tinatawag na ano eh. Kailangan mo nang gawin tong split. Kasi yung pagsama-sama ng Blacklist, pwede kasing mapitas yung bawat isa sa side ng NXP. Yun din yung isa sa mga factors na tinitignan ko dito. Yes, explosiveness is there. Pero kung isipin mo yung innate tankiness medyo, TikTok. Okay, saglit lang Butters. Sana ka-TikTokan dito. Yawi, with the Wave of the Dragon. Hajizi mabubuhay pa rin. Uy. Pounce in, of course, H2O. Nako! Pero yung Chinchudog yun, pare! Nawala si Yelly Hayes. Blacklist International. Vintage. Ube strategy. 9-5, walang napitas ang NXP. And it's all about the decision making, it's all about the team fights. Napakagaling talaga ng Blacklist kumuha ng mga ganitong sitwasyon. Now, makakuha pa ng Wind of Nature para kay Wise. Kung kanina ay medyo na bibigyan pa siya ng NXP, hindi na siya pwedeng i-dive ngayon dahil meron siyang Wind of Nature. Lilia na lang talaga makapag-deal ng damage na kanya ng solid. What NXP can do is to force yung Wind of Nature na yun. Try nilang ipil yung may backlines. Kay Wise.
iba eh. Ano, yung Blacklist International, marunong silang magdepensa ng kanilang backlines. Correct. Laging nandun si Ohev at si Edward para dumepensa. At syempre, si Oh My Venus for the right timing. And I wanna also take note, Haji, phenomenal with this. Smart is 2-0-4 for the position 5. Grabe. Na Martis. Hindi ko nakita yung items ni Haji kanina, pero sana in a while makita natin. Gusto ko malaman kung nag-carry ba. Pero yeah, yung part na anyone can initiate, there you go, there. Ooh, tank talaga, Kuya Turs, Kuya Wolf. Mm-hmm. And hindi rin naman niya kailangan totally talagang magkaroon ng damage items. Ang hinahanap mo sa kanya is yung Assurance Rat, pati yung Mortal Coil. Yung setup. Kasi yung control nun, may mga knockback yun, may ano yun eh. May displacement spells yun eh. May mga displacement skills yun. Yun nga eh. And nawala bigla. NXP, they were leading early. Ngayon, 2K na ang kalamangan ng Blacklist International. May isang specific team fight lang dun sa top eh. And it was all Edward and Oheb creating that. Parang na-disrupt na yung rotation ng NXP. Iba no? You can see from this Martis na unli kasi halos yung crowd control niya. Hindi ganun ka-solid yung crowd control na parang Tyrant's Rage na correct, madami tinatamaan or Daytona's Welcome. Hindi siya parang Kajiden or Cho na may Way of the Dragon. Pero sobrang constant nung Ashura's Rat. Kasi saglit lang yung cooldown. So ibig sabihin, mas spammable siya. At ang dali niya kasi mag-check ng mga corners, ng mga bushes kasi mobile siya. Yeah. If you are NXP, what is your comeback? Sila yung uunahan dito. H2O, napatakbo na. Napalaban na lang si Yawi. Pero sinalo niya yung buong ultimate ni Oheb. Yawi is down. 40 seconds down. Diversion play lang ba yun para sa NXP? Dahil si Heza ay nagsisplit. Yung top lane ay binabasag na ng minions ng NXP. But Wise will just defend. Hindi muna sila mag-Lord Wolf. Mm-hmm. Alam mo yung magandang ginawa ni Paquito doon, ni James? Pinigilan niya si Oheb. Pwede na kasing mag-flicker si Oheb tapos masastun niya yung dalawa pero na-knock-up muna niya. So good end sa play. Si Yawi yung nabigyan but that's the roam for NXP. Okay still lang. Doable itong laban na to. Ganda na pwesto ni Heza dito ah. Tignan natin. Heza, lilikod, Blacklist, namba box out. James and Heza. Heza with the final blow. Nako, sino makakuha ng retribution? It's Wise SS pa rin! Blacklist International! Classic! Alam mo, Gin, sabihin na natin na yes, nandun si James sa likod, nandun si Heza sa likod, pero ang kailangan mo pa rin pansinin dito, hindi makalapit si H2O. Yung retribution holder nila, hindi makaretry. Wala silang pakialam kung may mga assassin sa likod. Basta't wala yung retry holder, alam nila na kukunin ni Wise yun. Yung Martis tsaka yung Popol and Koopa, pwede nilang pagsamasamain yung mga maliliit nila mga crowd control. Like yung knock-up mula doon sa tawag kay Koopa, tapos meron kang yung first kill ni Popol and Koopa. Yeah. You have the traps, the Ashura Wrath, I mean. Yeah, kasi kung iisipin mo, hindi din naman ganun kapugo yung heroes ng NXP. They have damage. Lamang sila the problem is, hindi sila makalapit. And it's all because of the Popol and Koopa. Yun talaga yung main reason kung bakit mo kinukuha itong hero na to. At kung sinabi nga ni Wolf kanina, sabi niya, ano yun? Mga small crowd controls. Small things. Crowd controls together malakas. Yes. Tama ka dyan. Man, may kanta yan eh. Ano yan? Ano kanta yan? All these little things. Tama naman. Ice Batters. Ice yan. Ice ba yan? Ice yan. Ice yan. And yung all these little things na nakakapag-crowd control sa NXP, yun yung reason ba't hindi sila nakakalapit. Ngayon, gusto kong pumunta tayo sa sapatos ngayon ng NXP. Mm. Anong sapatos? Ha? Yung black shoes. Black shoes. Ni Lilia. Lilia. Oh my glove! Ang daming unit, yun yung sinasabi ko pag may popolid ko pa pare! Kinagat si Yawi! Mega kill para kay Edward! Yun na sana yung tinatawag natin Hail Mary play. Yung tipong play na makapagbabago ng lahat. Kaso at that point on, nagkamali ng sipa. Hindi mo masisisi. Perfect na yun. Ang daming unit kasi. Ang dami kasi. Oh my God. At dito mo, hindi sila nag-hesitate na mag-commit doon sa isang stun. Kasi again, na hindi siya doon sa big cooldown ultimates. Hindi siya yung mga big ticket ultimates na Tyrant's Rage, ng Tona's Welcome. Hindi. Time,
Divine Judgment, hindi ganun eh. Yeah. Mga small things. Yun nga eh. Yun lang. Man, it's a small thing. Si Yawi ang isa sa mga pinakamagaling na setter na nakilala natin sa MPL. And with that, the fact na nahihirapan siya, Blacklist is ready. Yes. Blacklist is ready sa mga set na gustong gawin ni Yawi. Ang gaganda ng mga pasok ni Yawi kanina, hindi lang si Yawi. Pati rin si James. And saan pupunta si Hesa? Pasok pa si Ohem. Double stun, triple stun, double kill mo na rin si Haji. Blacklist International, intense game number one. They will put this one in the bag. And it's all the small things.